day once again. Andito na naman po tayo sa another episode ng ating vlog. Ito po yung 2,000 heads nating RTL. Sila ay nasa 28 weeks na. Ito ay 2,016 heads. At meron na silang itlog na 94.5%. Nasa ano na eh, nasa 64 na tray na yung aming na-harvest daily. And so napakaganda po, ano, imagine nagna 96%. Ang pinaka maganda po dyan, para mag 96% yung ating mga alaga or mga itlog ng maganda, maayos, huwag nyo pong pababayaan ang kanilang pagkain, lalong-lalo na ang kanilang tubig. Dito sa amin, lagi po naming sinisigurado na maayos po sila. Mahalin po natin yung ating mga alaga. Dahil in return, kapag maayos po tayo sa kanila, susuklian rin po nila tayo ng kabutihan sa pamamagitan ng pangingitlog ng marami. Yung ginagawa ni Michael, ni Mickey, hinahalo po niya. Mickey, anong ginagawa mo? Hinahalo po po itong feeds nila. Okay. Para? Para ubusin nila, ano, kaya mabuti. Oo. Tapos, ano, di ba yung pinahalo po niya para yung manok, matemp siya, ano, na tumuka ulit kumain. Tapos yung part ng feeder na makapal yung feeds, tapos may part na manipis. So, malalagyan ng feeds yung manipis na parte ng feeder. Tapos yung sa tubig, naka-running water po yan. Pakita natin. Ayan. Binukas po niya gaano kakonte yung ano yung pag niraraning water mo, ganyan lang konti pa, ano, ganyan po, parang ano lang, oh, ganyan. Tapos sa dulo po, para hindi mapuno at hindi mabasa yung ating feeder, sa dulo meron siyang ano doon, overflow. Papakita po natin. Ayan, ayan, ito po. Ayan, yung tubig dito, pag napuno siya, tataga siya rito, tapos mahuhulog siya doon. Ganun yung sistema niyan, para hindi mabasa yung feeds dun sa feeder. Kasi kung nakikita nyo po, yung cages natin, sa taas, painuman. Sa baba, feeder. Nag-peak po ito nung 25 weeks sila. Nagna 94% na. Pero as of now, 64 na tray yung kanilang iniitlog. Kanina, na-harvest na yung 63. Na tray. Tapos itong may mga mangilan-ngilan pa. Yan po yung mga late na ng itlog. Merong mga pakonti-konti. Ngayon kapag inipon to, mga isang tray yan. Kaya 64 na tray yung ating production daily. Out of 2002. Kasi po may mga, kung maalala ninyo, itong housing natin na to, pinasok ng sawa. So parang dalawang beses na pinasok, nakapatay yung sawa ng siyam. Tapos may namatay, may prolapse kaming apat. Tapos, ano, nag-twist po yung kanyang ulo. Nilabas niya yung ulo niya rito. Yan, parang ito po, ano. Nilabas niya yung ulo niya dyan. Tapos pinasok naman niya dun sa kabilang butas. Tapos, naghang yung, ano, yung beak niya. Tapos sinila niya, yun, sumangga. Bumara yung kanyang tuka. Kaya yun, namatay siya. Yung manok natin dito ay very healthy. Kikita nyo po yung kanilang palong. Mapupula. Ito po, tignan nyo itong feed sa to. Makapal po dyan, ano. Dito naman po, wala na. So, ang ginagawa niya, hahaluin niya yan. Ayan. Ayan po, oo. So, ganun po. So, kanina, wala nang pagkain. Nung nalagyan, ganado na naman silang kumain. So yun po, dapat tinitignan natin palagi yung ating mga alaga. Sisecure natin na ano, na maayos sila. Kasi kapag napabayaan yon, imagine dito sa gawin ng ano kanina, makapal, busog yung mga manok, samantalang dito manipis na. Kaya yun yung kagandahan kapag hinahalo natin yung feeds sa feeder, para nagiging pantay-pantay yung distribution ng feeds. Para makakain sila, hindi sila ma-stress, tuloy-tuloy yung kanilang pangingitlog. Ang mangyayari kapag medyo madalas mangyaring manipis yung kanilang feeds, yung reserba nilang itlog sa kanilang katawan, darating yung time na mauubos yun. So kapag naubos,
Kasi nga na-stress sila, hindi sila nakakain, nagugutom. So kapag naubos yun, hihinto sa pangingitlog yung ating mga manok. So kapag huminto, magtataka tayo, bakit kaya huminto? Yun pala ang dahilan, madalas silang nauubusan ng pagkain. So alam nyo na po yung gagawin ninyo, tamang halo lang po, ihahalo natin yung feeds natin. Tapos tamang pagpapainom, iwasan nating matapon yung tubig sa feeder para hindi mabasa yung feeds. Pag nabasa kasi, mapapanis yung feeds. Lalong-lalo na kapag hindi nila naubos yan. Kinaumagahan, lalo na pag hindi nyo na-check, panis na po yan. Tapos kapag kinain ng manok, makakakuha sila ng sakit. Sana nabigyan ko na naman kayo ng dagdag kaalaman. So, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags na nagsasabing mabuhay po tayong lahat at God bless. Ayan. Thank you po.